Hello Cancers! Welcome to Like a Tarot. Alamin muna natin kung ano ang advice ng mystical cards para sa mga Cancers. Itong mystical cards, karamihan talaga English ito guys. Binabasa ko lang sa inyo yung meaning. Kung ipapaliwanag ko ng Tagalog lahat ito, aabutin tayo ng matagal. Tandaan nyo na lang yung title. Nakakaintindi ako ng konti pero hindi ako ganun kagaling. Acceptance is the key to inner peace. At times, we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. Life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow. You'll be surprised where it leads. Freedom. There is nothing stopping you. The path is clear if you want it to be. Ito lang yung kabisado ko yung tarot cards. Gamit ang tarot cards, alamin natin kung ano ang sitwasyon ng mga Cancer, ano ang aksyon na dapat gawin sa sitwasyon, at ano ang posibleng outcome. Para sa mga bago, ito ay timeless reading, guide po lamang at general reading, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo. Ikaw na magpalit kung si person mo ito o ikaw. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Panoorin nyo na lang yung ibang video kung hindi ka nakaresonate dito. Angels and guides, please guide us. Ano ang sitwasyon ng mga Cancers? Ang mga cards ay 7 of Cups, Page of Swords at Knight of Cups. Base sa mga cards na ito, ang ilan sa inyo may mga minor issue na nangyayari sa araw-araw. Ang advice ng mga cards na ito ay yung bang gamitin mo yung isip mo at saka yung nararamdaman kapag may mga importante kang desisyon na gagawin. Sa career, may trabaho ka man o wala, may mga chances na ibibigay sa iyo ang universe. At ang advice ng mga cards ay kailangan ng aksyon sa bawat desisyon na gagawin mo patungkol sa career para makamit mo yung goal na gusto mo. At ang ilan sa inyo sa career, may mga pagkakataon na darating sa iyo, may trabaho ka man or wala, may promotion or may job offer. May posibilidad na makita mo yung job offer sa online o kaya may magsasabi sa iyo. Sa mga single, maging honest ka sa sarili mo kung hindi mo talaga kayang mag-commit sa potential person. Kasi pareho lang kayong masasaktan. At saka ang ilan sa inyo, kung pipili ka ng potential person, yung kamatch mo na, yung tingin mong matagal mong makakasama. Sa mga single, ang advice ng mga cards kung maghahanap ka ng karelasyon ay yung kapareha mo ng may mental level. Mahilig makipag-communicate at saka yung bang masiyahin na tulad mo. At saka ipinapakita rito sa mga cards na ang ilan sa inyo merong potential person na magpapakita ng interes, romantic siya. At malakas talaga yung tama niya sa iyo, malaki yung paghanga niya. Kaya hindi niya mapipigilan
na ipakita yung totoong damdamin niya sa kahit sa maraming tao. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, kung nakikita mo na yung person mo, yung relasyon nyo ay may problema, kailangan mag-usap muna kayo ng person mo para hindi magkakaroon ng tension or argumento. Kasi dalawang cards na ang nagsasabi niyan na yun talaga yung magiging sagot para magkakaroon ng kapayapaan sa relasyon, yung communication. At saka, ang ilan sa inyo na nasa relationship, ang person mo, napaka-confident niya sa relasyon niyo. At saka, ikaw yung nagsisilbing sagot sa mga problema na naiisip niya or pinagdaraanan. In love kasi siya sa iyo. Nine of Swords, The Chariot, at Page of Pentacles. Ito yung mga cards para sa ano ang aksyon na dapat gawin sa situation. Ang ilan sa inyo may minor issue na kinakaharap. At saka base na rin sa mga cards, hindi naman ganun ka-importante yung minor issue na dapat palagpasin mo na lang. Hindi mo kailangang malungkot or mawalan ng pag-asa kasi merong tagumpay na mangyayari sa buhay mo. Nakadalawang cards ka na nga para sa good news. At ang good news na yan ay ipinapakita na mangyayari sa career at financial. Ang ilan kasi sa inyo kahit na mayroong issue sa career ay hindi mo to napapansin. Tuloy-tuloy ka lang sa pagtatrabaho mo dahil sa pagiging determinado at kasipagan, ma-achieve mo yung goal mo. At saka anuman ang nangyayaring problema sa financial ay temporary lamang ito. Para sa ilang single, may potential person na hindi pa naman siya gumagawa ng move sa iyo, pero tingin niya marami na siyang maling nagawa. At saka, tingin ko guys, itong person na to, hindi siya sanay sa ganitong feelings. Kaya, mukhang sa'yo siya magpa-practice para maging professional siya sa love life. At saka, ang ilang single, alam mo na kung ano yung gusto mo sa isang relasyon. Confident ka na. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, yung person mo, meron siyang mental health issue at saka kino-question niya din ang universe bakit ikaw yung ibinigay sa kanya na napaka-perfect mo. At feeling ng person mo, hindi mo siya deserve. Pero syempre, ang ilan na nasa relationship, yung person mo determinado sa gusto niya mangyaring goal sa relasyon niyo. Gagawin niya lahat. At saka itong person na to, hindi siya vocal sa feelings niya sa iyo, pero makikita mo sa gawa. At saka para sa mga nasa relationship, nakadalawang cards ka na, na yung person mo ay paulit-ulit na nai-inlove sa iyo. Ang ilan naman sa inyo na nagkakaroon ng problema ang relasyon, yung bang nagpapakiramdaman kayo, or maybe siya, nakikiramdam siya. Yung timing ba na kung kailan ka pwede makausap? Ito naman yung mga cards para sa posibleng outcome. The Moon, Eight of Swords, at Knight of Wands. Ang ilan sa inyo, feeling mo, merong sikreto na hindi sinasabi sa iyo. At ang advice ng mga cards ay huwag kang padala sa mga naiisip mo. Mas harapin mo yung mga bagay na ipinapakita sa iyo. At saka ang advice ng mga cards kung nagkakaroon man ng problema sa isip mo, gumugulo sa isip mo, kailangan mo tong bigyan ng aksyon o kaya bigyan ng solusyon. Sa health guys, pinapakita na ang ilan sa inyo ay meron kang yung bang
physical or mental health issue. Kasi tatlong cards na ito at saka itong problema na to, hindi to simple. Kung meron kang depression or anxiety, kailangan magpatingin ka talaga sa doktor para matulungan ka. At saka ang ilan sa inyo sobra namang mag-worry sa kalusugan, huwag ito yung isipin mo. Kailangan positibo at saka libangin mo yung sarili mo para hindi ka makakapag-isip ng mga negative. At saka guys, anuman ang health issue na meron ka ay makakatulong yung family mo at friends. Pero syempre ang ilang cancer ay syempre healthy, malakas ka. Kaya kailangan i-maintain mo yung healthy na kalusugan. Sa mga single, kung meron kang potential person na nakilala, tagalan mo yung pagkakakilala sa kanya. Kasi hindi lahat sasabihin niya sa iyo. May mga bagay na isisikreto siya para makuha ka lang niya. Guys, kahit anong gender ito ah, kasi general reading siya. Sa mga single, may potential person na nagkakagusto sa iyo. Pero ayaw niya na malaman mo. At kung malaman mo man, ang gusto niya mangyari, yung parang wala kang narinig o kaya hindi mo na lang nalaman. At saka, ang ilang single, may potential person ka makikilala at itong person na to, nakakasakal yung pagmamahal niya. At kung tingin mo na hindi mo to kaya, sabi mo agad sa person. At saka, ang ilan sa inyo na nasa relationship, ayaw ng person mo na mawala ka sa kanya. Kaya kahit meron kang nagawang hindi maganda, hindi niya to sasabihin sa iyo. Kikimkimin lang niya. Dalawa, yung card na nagsasabi ng ganitong sitwasyon. At ang advice ng mga cards ay kailangan sabihin mo sa person mo kung ano yung naiisip mo o nararamdaman para matulungan kanya. At saka base na rin sa mga cards, mahal ka ng person mo. Ikaw talaga yung gusto niya makasama habang buhay. Nananatili yung init ng relasyon nyo. At saka guys, huwag kayong mag-isip ng mga bagay na wala namang ebidensya or makatwira na dahilan. Siya nga pala guys, marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito ang angel number mo. 8888. Money, success, and love is headed your way in an unconventional way. Are you ready for it? Type 8888 if you are. 11:11. You're about to receive everything you have prayed for. Health, wealth, love, and inner peace. 2:3:4:8. It signifies the need to call on divine help. Angels are waiting for you to call on them. Respond and guide your steps.